Sa ating mga balita ngayong tanghali, OFW na si Fahima Alagasi na binuhusan ng kumukulong tubig ng kanyang amo sa Saudi Arabia, nakauwi na sa bansa. Pangulong Rodrigo Duterte nanindigan na kailangan ang ceasefire bago ang peace talk sa CPP-NPA. Pangulong Duterte nilinaw na ang mga kapartido ang sinabihan na bilisan ang impeachment proceedings laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno at hindi ang Kongreso. Rekomendasyon ng Senado kaugnay ng Dengvaxia controversy tinawag na one-sided at malisyoso ni dating Health Secretary Janet Garin. Draft ng General Guidelines sa nakatakdang pagpapasara ng isla ng Boracay inilabas na ng DILG. At hinihinalang Shabu at Ecstasy Laboratory sinalakay ng PDEA sa Malabon City. Magandang tanghali, narindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang magkaroon ng tigil putukan para matuloy ang peace talk sa Communist Party of the Philippines New People's Army. Narito ang report ni Janice Inhente. Ceasefire muna bago ang peace talks. Ito ang demand ni Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP-NPA para sa muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. Sa kanyang talumpati sa pagbabalik ng bansa mula China at Hong Kong, nagbigay ng timeline ng Pangulo upang muling buksan ang peace talks sa rebelding grupo. During the 2 months period, you will not, I will give my demands and they can also have theirs. And that is where we start negotiating. There has to be a ceasefire, not a single shot fired. Bukod sa pagkakaroon ng ceasefire, nais din ng Pangulo na ihintunan ng mga rebelde ang pangongolekta ng mga ito ng revolutionary tax. Ceasefire, no taxation, no atrocities, no nothing. Just come here as a plain citizen. You are protected by our policy of reapproachment with an open heart. And wala man sila yung pera, kaya nanununog yung mga... Kasi yung hindi magbigay, sunugin nila. Ayon kay Pangulong Duterte, sagot niya lahat ng gastos sa mga miyembro ng NDFP Peace Panel na uuwi sa bansa maging ang seguridad nito. If I want peace, I must invest in peace. So umuwi kayo dito, ako magbayad ng lahat just to hold the line. Until such time, maybe in the fullness of God's time, we might have a concrete and substantial peace agreement to sign. Muling natigil ang peace talks sa pagitan ng dalawang panig noong Nobyembre ng nakalipas na taon matapos lagdaan ng Pangulo ang Proclamation No. 360 kung saan formal na tinapos ang usapang pangkapayapaan. Ito ay kasunod ng serye ng mga pag-atake ng NPA sa tropa ng pamahalaan. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Inilagay na sa full alert status ang Butuan City Police matapos na salakayin ng mga hinihinalang NPA ang isang police station sa siyudad. Nasa telepono si Raymond Octobre para sa detalye ng balita. Raymond? Yes, sa floor, magandang araw. Naka-full alert status ngayon ang 5 stasyon ng Butuan City Police Office kasunod ng pag-atake ng nasa 200 hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Police Station 5 sa Barangay San Mateo pasado alas 8 kahapon. Floor, tumagal ng halos kalahating oras ang palitan ng putok ng mga nakajuting police at ng mga armadong grupo. Enough na yung personnel natin doon and they are always ready and determined to defend the station. Floor, ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ikinalulungkot nila ang pangyayari dahil nagpapakita lamang na talagang hindi seryoso ang rebelding grupo sa usapang pangkapayapaan. Nagpapakita din nila ito ng pagkakabahabahagi at hindi pagkakaintindihan ng CBP-NDF at ng armadong New People's Army. Kita natin kung gaano sila na hindi sinsiro dun sa hinihingi nila na peace negotiation. Kasi isa dun sa mga nailatag na agreement is no attack on government forces and
especially the no attacks on civilians. Na kung saan, sa nangyari kanina, hindi na nila inisip yung civilian na nandun, nakasurround dun sa police station sa San Mateo. Muli namang hinikayat ng PNP at AFP ang publiko na tulungan silang sugpuin ang mga terorista at rebelding grupo sa pamamagitan ng pagre-report ng kanilang presensya at illegal na gawain sa lugar. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Raymond Octobre. Nag-ulat mula sa Butuan City. Pinakunahan ni DIAG Secretary Eduardo Anyo ang first regional peace and order council meeting kasama ang mga peace and order council sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Pinag-usapan ang iba't ibang kampanya ng bawat rehiyon kontra droga, kriminalidad at terorismo. Narito ang ulat ni Dante Amento. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinulong ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga Regional Peace and Order Council sa Mindanao. Layunin nito na malaman kung ano-ano ang mga problema sa iba't ibang rehiyon at ang mga ginagawang hakbang upang masolusyunan ito. Ayon kay Secretary Anyo, maganda ang bunga ng pag-uusap sapagkat iprinisinta lalo na ang mga kampanya kontra droga, terorismo at iba pa ng bawat rehiyon. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman nila ang pagkukulang ng bawat LGU o mga dapat pang magawa. Pinagtibay dito sa meeting ngayon yung mga ongoing effort against drugs, criminalities, especially yung mga drug syndicates, yung effort against CPPNPA and the Abu Sayyaf multi-ISIS group. So, kinumpare yung mga activities, ano yung mga magagandang ginagawa, i-adapt naman itong ibang region at provinces. Dumalo rin sa meeting ang mga AFP Joint Task Forces Commander sa Western Mindanao sa pangunguna ni incoming AFP Chief Carlito Galvez Jr. Kabilang sa mga concern na ipinaabot ng mga local officials sa DILG ang maraming sumukong miyembro ng NPA, BIFF at gayon din ang mga Abu Sayyaf Group. Papaano sila matulungan ng pamahalaan lalo na sa panimula ng kanilang bagong buhay? Well, una yung pay program. Gusto naming maadapa sa national policy. Kasi ang kaibahan, wala namang NPA sa army, di ba? So ang karamihan dyan, BIFF. Well, for my part, no, sa amuang lugar, sa Davao Region, usagit sa amuang problema na among ginatubang karon ang mass surrenderies sa mga NPA. Tiniyak naman ng DILG na may programa at nakalaang pondo para sa mga sumuko. Tulad sa mga NPA member, makakatanggap ng 50,000 pesos para sa livelihood, 15,000 pesos initial cash assistance. At yung pwede mag-sundalo, gagawin-sundalo, yung the government will look a permanent job for them. Sa Abu Sayyaf, pinapinalize pa natin yung draft kung paano yung compensation at benefits para sa mga mag-surrender. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Dumating na sa bansa si Pahima Alagasi, ang overseas Filipino workers na minaltrato ng amo sa Saudi Arabia. Nasa telepono si Grace Casin para sa kabuuan ng balitang yan. Grace! Flor, nakagiting dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang 9:40 a.m. si Pahima Alagasi mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya ang OFW na binuhusan ng kumukulong tubig ng kanyang amo. Sabik na umano siya na makita ang kanyang pamilya at mga anak matapos ang 4 na taong pamamalagi sa Saudi. Bukas ay may kipagkita si Pahima kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City kung saan naroon din ang kanyang pamilya at mga anak. Gusto ko lang pasalamat sa lahat ng tumulong sa akin para lumakaw ng Pilipinas. Unang-una ko yung pangulo natin sa tatay dito po. Sa ngayong tumulong din po sa akin si Prince. Naging maingay ang kaso ni Pahima noong 2014 nang mag-viral sa social media ang kanyang litrato na halos malapnos ang kanyang buong katawan. Kinahusuhan niya ang kanyang employer pero biniligtad ito ng Saudi Prosecution Office at sa huli siya pa ang naharap sa kaso. Inilapit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso ni Pahima sa Prince kaya napabilis ang pag-uwi nito sa bansa. Tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na may matatanggap na tulong si Pahima. Nasa ilalim na rin ng scholarship program ng OWA ang dalawang anak nito.
yung yun ang sa livelihood, yun ang munang isasuggest natin kay Pahima. Baka rin kasi sa kanyang sitwasyon ngayon ay hindi pa siya handa na ma-empleyo. So, kasi pag ang kabutihan ng livelihood, hindi lamang si Pahima, kundi yung nanay niya. Nakilala rin kasi namin yung nanay at tatay niya, mga kaanak niya sa Mindanao. Kaya yun muna ang pini-prescribe natin para sa kanya. Meron ding cash assistance that awaits her sa kanyang pagdalaw kay Pangulo. Mula sa NAIA ay nandito na ngayon sa Department of Foreign Affairs si Pahima at para sikasuhin ang ilang mga dokumento bago siya pumunta sa Davao City bukas ng hapon. Floor? Maraming salamat sa iyo, Grace Cassin. Nagulat mula sa Pasay City. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang mga kapartido ang sinabihan nito na bilisan ang impeachment proceedings kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Narito ang report ni Janice Inhente. Hindi ang Kongreso kundi ang kapartido ang sinasabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bilisan ang impeachment proceedings kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa Pangulo, bagamat panawagan niya ito sa mga kapartido sa PDP laban, nasa Korte Suprema pa rin ang bola kung kakatigan ang co-warranto petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida. I am directing my party mates. I am asking you to impeach Chief Justice. But the ball is still in the hands of the Supreme Court. And I don't know what's coming her way. Ayon pa kay Pangulong Duterte, hindi niya maaaring diktahan ng Senado, lalo pat impeachment ang pinag-uusapan. Muli namang iginiit ni Pangulong Duterte na dapat ay matanggal si Sereno sa pwesto. Alam mo kung bakit I castigated you in public? Ignorante ka eh. There was a time we were in the thick of the campaign at sinabi mo sa mga public, do not submit yourself to an arrest unless there is a warrant for your arrest. Sabi ko, hindi ko susundin yan, Madam Justice, kasi buboy ang batas mo. You know, pag gano'n yan, lalaban lahat yan. Even an ordinary flunker ng law, alam yan na there are instances where the military and the police and persons in authority and civilians for that matter, walang connection sa gobyerno can make this arrest, citizen's arrest. Bago magtungo sa China, nagbitiw din ng mabigat na salita ang punong ehekutibo laban kay Sereno matapos magsalita ang punong mahestrado at tila itinuturing ang Pangulo bilang nasa likod ng tangkang pagpapatalsik sa Chief Justice. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. One-sided at malisyoso, ito ang turing ni dating Health Secretary Janet Garin sa inilabas na rekomendasyon ng Senado kaugnay ng Dengvaxia controversy. Gagamitin naman ang Public Attorney's Office ang rekomendasyon ng komite sa pagpapatibay sa kanilang kaso laban sa mga nagpatupad ng Dengvaxia mass immunization. Narito ang report ni Aiko Miguel. Dismayado si former Health Secretary Janet Garin sa inilabas sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon nito sa isyu ng Dengvaxia. Sa committee report ni Senator Richard Gordon, inirekomenda nitong sampahan ng kasong graft and corruption si dating Pangulong Benigno Aquino III, si Garin at ilan pang opisyal ng Department of Health. One-sided at malisyoso umano ito ayon kay Garin. Hindi rin anya sila nabigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang panig sa isinagawang pagdinig ng Senado dahil si Gordon anya ang madalas na nagsasalita. Maituturing din anya itong unofficial report dahil hindi pa ito nilagdaan ng ibang committee members. Gordon's report is very unfair because he based it on half-truths and inaccuracies. Pinagpupumilit niya yung timeline na hindi totoo. Mm-hmm. If you have a committee report that's not yet vetted by other members of the committee, then it's premature to release that. Ngunit ayon kay Garin, naghahanda na ng kanilang depensa ang kanilang kampo sakaling matuloy ang pagsasampa ng kaso. All my lawyers, myself and our team are very confident that at the end of the day, we will all be vindicated. Apela ng dating kalihim, sana ay matigil na ang paninira sa Department of Health dahil sa Dengvaxia controversy. Sana po hinto nila ang paninira
para sa mga totoong doktor na may malasakit sa bayan. Sana po hinto nila hysteria at panic sa mga tao. Kapakanan po ng taong bayan ang ating tingnan. Ayon naman kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, hihintayin nila ang official copy ng rekomendasyon ni Senator Gordon at gagamitin nila itong batayan upang mapagtibay ang kaso laban sa mga opisyal na nagpatupad ng Dengvaxia mass immunization. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III na welcome sa kanila ang rekomendasyon ng Senado. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinagbabawalan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang transport network company na Arcade City na ilunsad ang kanilang mobile app sa April 16. Batay sa inilabas na cease and desist order ng LTFRB, hindi maaaring ilunsad ng kumpanya ang kanilang app para makapag-book ng sasakyan ng mga commuter nang hindi nakikipag-ugnayan sa ahensya. Kung itutuloy ng kumpanya ang operasyon ng walang pahintulot ng LTFRB, ituturing silang kolorum at gagawin ng ahensya ang kaukulang legal na hakbang laban sa kanila. Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang hinihinalang shabu at ecstasy laboratory sa barangay Tinahero sa Malabon City. Mula sa Malabon City, may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon? Magdatanghali, Ella, matapos nga ang 7 buwan na surveillance na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency, ngayong araw na ito ay sinalakay nga nila ang hinihinalang Shabu Laboratory dito sa Barangay Tinahero sa Malabon City. Nakita sa loob ng bahay ang mga kagamitan at mga kimikal na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Pero laking gulat ng PDEA na makakita na rin ang kimikal na ginagamit sa paggawa ng party drug na ecstasy. Bago sa PDEA ang ganitong drug laboratory dahil ngayon lamang sila nakakita ng mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng party drug. Arestado sa isinagawang raid, si Najang Minshan na isang Chinese at si Lauro Santiago alias Larry Santos na isang Pilipino. Ayon kay PDEA Director Aaron Aquino, konektado ang naturang sindikato sa Shabu Lab na sinilakay ng PDEA sa Batangas kahapon. Konektado rin ang sindikato sa Golden Triangle Drug Syndicate na nag-ooperate sa iba't ibang bansa sa Asia. Ayon sa PDEA, mabuti na lamang at naagapan nila na masalakay ang Shabu Lab dahil mag-uumpisa pa lamang ito sa paggawa ng illegal na droga. Dahil umano sa mahigpit na batas sa bansang China, sa Pilipinas nagse-set up ng laboratorio ang mga sindikato lalo na't wala daw death penalty sa bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit natunto ng PDEA ang Shabu Lab ay dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng warehouse. Pagpasok sa loob, makikita ang iba't ibang machine na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu at ecstasy. Pero ang matindi dito, sinusubukan rin daw ng sindikato na makagawa ng isang bagong droga na posibleng ibenta hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas ng bansa. Ela, naniniwala rin ng PDEA na sa dumadaan dito sa customs, yung mga kagamitan na, o yung mga machines na ginagamit sa paggawa ng shabu at ng ecstasy. Ayon kay PDEA Director Aaron Aquino, isa yan sa kanilang iimbestigahan dahil hindi maaari na dito papasok sa mga pantalan ng bansa itong mga kagamitan na ito. Kanina kasi pumasok kami sa loob, yung mga machines na ginagamit nga sa paggawa ng shabu at ecstasy ay merong mga Chinese characters. So, hinihinala talaga na sa bansang China nanggagaling ang mga gamitan na ito at sa customs pinadadaan ng mga sindikato. Yan ang latest mula dito sa Malabon. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mon Hoxon Live, na nagulat mula sa Malabon City. Samantala, 3 Chinese at 5 Pilipino ang naaresto kahapon ng mga tauhan ng PDEA at PNP sa isang Shabu Laboratory sa Batangas. Ayon sa mga otoridad, kayang mag-produce ng 25 kilo ng shabu araw-araw ang naturang Shabu Lab. Narito ang ulat ni Vincent Octavio. Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency katuwang ang Philippine National Police Calabarzon ang isang farm sa Barangay Santo Niño, Ibaan, Batangas kahapon ng umaga. Batay sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, isang shabu laboratory ang pinapatakbo rito. Pagdating sa loob ng farm, hindi agad mapapansin ang laboratorio dahil nakatago sa halamanan ng may isang ektaryang hingoso farm. Nang mapasok na ng otoridad ang bahay, dito tumambad ang iba't ibang kemikal na ginagamit sa paggawa ng illegal na droga gaya ng shabu at ecstasy.
hindi listed sa 9165 yan. So in short, it's legal. So when you discover this kind of chemicals, it's not listed with 9165. It's legally being legally used. So hindi sila maiipit doon. Pero it was found out this morning na meron silang dalawang precursors. Doon sa yung P2P at saka yung Safrol. We really don't know yet. Kasi what we know is that Safrol is being made, is an ingredient, the main ingredient to manufacture ecstasy. Pero all other chemicals that will produce that ecstasy is not present. Karamihan naman sa mga gamit sa paggawa ng droga ay improvised. Natagpuan ng PIDAY ang iba't ibang klase ng improvised na gamit na ginagamit umano sa paggawa ng illegal na droga. Gaya na lang ng kalan na ito na ginagamit natin sa pagluluto ng pagkain na ngayon ay ginagamit na sa pagluluto ng illegal na droga. Isang Hong Kong-based drug lord umano ang nag-setup ng naturang pasilidad. Ayon kay PIDAY Director General Aaron Aquino, araw-araw ay kayang mag-produce ng naturang laboratorio ng 25 kilo ng shabu na may street value na 125 million. Ito sana yung talagang first attempt nila mag-process ng shabu. Kaya lang hindi natapos eh. Mm-hmm. Although nasa third stage na sila, after that yung crystallization na lang, yung process na lang sana. Pero yung mga agents natin sinasabi, may masangsang ang naamoy na yung lumalabas sa kanilang sa kanilang lugar, kaya inisipan namin kaninang umaga tirahin na yung lugar. Naaresto sa operasyon ng 4 na Chinese chemist at financer umano ng grupo at 5 Pilipino. Hindi ko po talaga alam yun. Ano ko sa construction ako, marami kong alam. Marunong akong magkarpintero, saka electrician. Ayun, may nagano sa akin na kailangan ng electrician. Bantay dito sa dito sa factory. Tapos, ang ano ako, translator. Hindi ko alam eh. Bantay ka rito, hindi mo alam kung ano meron. Hindi ko alam. Hindi ako makalapit dun. Baho eh. Sumisikip nga dito. Matanda na ako eh. Dinala na sa PIDAY Laboratory ang mga nakumpiskang kemikal. Vincent Octavio, UNTV, News and Rescue, Ibaan, Batangas. Susunod! Panawagan na malinis at maayos na pangangampanya sa barangay at SK elections, suportado ng COMELEC. Re-election ng presidente at tandem voting para sa presidente at vice-presidente ipapanukala ng Consultative Committee. Inilabas na ng Department of the Interior and Local Government ang mga panuntunang susundin sa 6 na buwang closure ng Isla ng Boracay. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Ginagawa na ng Department of the Interior and Local Government ang pinlal na detalye ng guidelines o yung rules na dapat sundin para sa pagsasara ng Boracay Island simula sa April 26. Ayon kay DILG Assistant Secretary E.P. Macodensing III, nakabati ang rules na kanilang ginagawa sa 8 items. Una, ang mga identified tourists ay hindi papapasukin at pipigilan na sa jetty port pa lamang. Ikalawa, makakapasok naman sa isla ang mga residente, manggagawa at resort owner, ngunit dapat ay may identification cards ang mga ito. Dapat nakasaad sa ID ang kanilang address sa kahit ano sa 3 barangay sa isla. Kahit anong government ID ay tatanggapin, ang mga non-government issued ID ay tatanggapin din, ngunit dapat ay may kasama itong barangay certification of residency. Pangatlo, in general, ipagbabawal ang paglalangoy sa kahit anong bahagi ng isla, ngunit ang mga residente ay maaaring mag-swimming sa Angol Beach lamang sa Station 3 mula 6 a.m. hanggang 5 p.m. Pang-apat, walang sinumang bisita ng mga residente ng Boracay ang maaaring pumasok sa isla maliban na kung emergency situations, dapat ay may paintulot ito ng Security Committee. Panlima, maaaring pumasok ang media personnel, ngunit dapat munang humingi ng paintulot sa Department of Tourism. Ngunit magiging limitado lamang ang galaw ng mga ito at may definite duration. Pang-anim, bawal magtayo ng floating structures hanggang 15 kilometers mula sa shoreline. Pang-pito, i-validate ng Bureau of Immigration ang lahat ng mga papeles ng mga foreign residents. At pang-walo, isa lamang ang magiging entry and exit point sa isla. Ayon kay DILG Assistant Secretary E.P. Macodensing III, ito na ang general guidelines sa closure, ngunit sa susunod na linggo pa ilalabas ang karagdagang detalye. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Boracay Island. Ibibida mamayang hapon ng Duterte Administration sa mga mamamayan ang mga natapos na
at pinaplano pang proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng Build Program. Mula sa Clark, Pampanga, may report si May Bermudez live. May? Yes, Floor, mamaya ay tatalakayin nga muli ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga napagtagumpayan at inihahandang proyekto sa ilalim ng Big Ticket Infrastructure Project na Build Program ng pamahalaan. Ngayong araw nga, gaganapin ang second leg ng Philippine Economic Briefing dito sa Clark, Pampanga, kung saan isa rin sa mga paksa ang naging hosting ng Pilipinas sa taunang pagpupulong sa Asian Development Bank o ADB. Alauna ng hapon ay nakatakdang buksan ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang programa. Susundan ito ng question and answer o media interaction kasama ang ADB Secretary to the Board of Governors Wu Chung-um, kung saan inaasahang pag-uusapan ang naging partnership ng Pilipinas sa ADB na may kinalaman sa mga proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Magsasama-sama din sa pagtitipon ang ilang miyembro ng gabinete gaya na lang nina Secretary Dominguez, Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, kalihim ng DOTR na si Secretary Arthur Tugade, DPWH Secretary Mark Villar, maging sina BSP Governor Nestor Espinilla at si Vivencio Dizon na Pangulo at CEO ng Basis and Conversion Development Authority o BCDA. Ang Philippine Economic Briefing Floor ay isang biannual event kung saan dito pinupulong ng pamahalaan ang mga nasa pribadong sektor, mga NGO upang i-discuss itong mga proyekto ng pamahalaan para sa pagpapalagay ng ekonomiya. Ang third leg naman ng Philippine Economic Briefing ay magaganap sa susunod na Webes, April 19 sa Cebu City. Yan muna ang latest mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, May Bermudez, nag-ulat mula sa Clark, Pampanga. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines ang suporta sa Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad sa barangay at Sanggunian Kabataan Elections. Nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Lea? Magandang tanghali sa iyo, Floor. Handa nga ang Armed Forces of the Philippines Joint Task Force National Capital Region na suportahan ang Philippine National Police sa seguridad sa Metro Manila sa darating na SK at barangay elections. Ito ang tiniyak ni Joint Task Force Commander Brigadier General Alan Arojado sa sinasabing nailatag na nila ng NCRPO at concerned government agencies ang plano para sa pagpapatupad ng maayos na halalan sa Metro Manila. Ayon pa kay Arojado, ang NCRPO ang lead agency sa seguridad at kung ilan ang kailangan nilang karagdagang tropa ay ibibigay ng AFP bilang supporting unit. Kailangan lang aniya na ngayon pa lamang ay sabihin na ng National Capital Region Police Office kung gaano kalaki ang kailangan nilang augmentation force. Ito'y para makapag-request ang Joint Task Force NCR ng kaugnayan ng mga sundalo sa headquarters. Una nang sinabi ni NCRPO Director ng PNP Chief Police Director Sir Albayalde na magde-deploy ang NCRPO ng 15,000 na police sa mga election precincts sa Metro Manila sa darating na May 14 barangay at SK elections. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Suportado ng Commission on Elections ang panawagan ng ECOWAS Coalition na magkaroon ng malinis at maayos na pangangampanya para sa darating na May 14 barangay at SK elections. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Yes, Ella, magandang tanghali. Nagsimula ng manawagan ng ECOWAS Coalition sa harap ng COMELEC office sa Intramuros, Manila kanina umaga sa mga nagbabalaking tumakbo para sa May 14 barangay at SK elections na makiisa sa waste-free elections. Bilang ang election period ay magsisimula na bukas, April 14. Ayon sa ECOWAS Coalition, dapat na masunod ng mga BSK 2018 candidates ang maayos at malinis na pangangampanya. Iwasan anya ng mga kandidato na gumamit ng mga plastic sa kanilang mga tarpaulin, ang paggamit ng styrofoam at single-use containers bilang lalagyan ng pagkain ng kanilang mga volunteers, maging ang paggamit ng recycled papers para sa kanilang flyers at posters. Dapat din ayon pagkatapos ng campaign period ay maimpis at malinis ang kanilang mga kalat at ipinagbabawal ang pagsunog sa mga ito. Suportado naman ni Commissioner Louie Gia ang panawagan ng waste-free election ng ECOWAS Coalition, lalo na't bahagi ng eleksyon ang pangangampanya at pagbibigay ng impormasyon ng mga kandidato. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, dapat na isama ng mga ito
sa kanilang plataforma at plano ang mahigpit na pagpapatupad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na pangunahing dapat magsimula sa barangay level. Yan muna ang latest live. Balik sa Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Manila. Ipinapanukala o ipapanukala ng Consultative Committee na payagang ma-re-elect sa pwesto ang presidente sa ilalim ng binubuong Federal Constitution. May panukala na gawing tandem ang pagboto sa pangulo at vice-presidente gaya ng ginagawa sa Estados Unidos. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. May kasunduan na ang Consultative Committee na maaring mahalal muli sa pwesto ang isang presidente sa ilalim ng Federal Constitution. Pero sa halip na 6 na taon ang isang termino, paiiksin ito sa 4 na taon lamang. 4 na taon na rin ang magiging termino ng mga senador at kongresista, pero limitado na lamang sila sa 2 sunod na termino. Ayon kay Retired Justice Antonio Eduardo Natura, ang chairman ng subcommittee na gumawa ng panukala, na pagkasunduan nilang gawin na lamang uniform ang termino ng presidente, vice-presidente, senador at kongresista. Pare-pareho lang lahat, tingi-isa lang ang re-election, pati yung congressman. May panukala rin na gawing tandem ang pagboto sa presidente at vice-presidente. Ibig sabihin, ihahalal ang 2 pinakamataas na opisyal ng pamahalaan mula sa iisang partido. Ayon kay Natura, isa sa konsiderasyon ng komite ang kasalukuyang sitwasyon na mula sa oposisyon ang vice-presidente. A vote for the president is also a vote for the vice-presidential candidate. Uobligahin na rin ang presidente na bigyan ng posisyon sa gabinete ang kanyang vice-presidente. Tiyak na ang napag-isipan din yan ng mga members of the committee when they decided na make it mandatory on the president to appoint the vice president to a cabinet position. Bagamat may kasunduan na tungkol sa mga panukalang ito, kailangan pa rin itong opisyal na pagtibay ng komite sa kanilang anbang session ngayong Lunes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Pasay City. Bukas sa mga bagong koalisyon para sa 2019 midterm elections ang ilang mambabatas. Maging ang Makabayan Block ay bukas rin na sumama sa ilang koalisyon. Narito ang report ni Mai Bermudez. Isang taon bago ang 2019 midterm elections, maugong na ang mga balitang may nilulutong mga bagong koalisyon. Tulad na lamang ng pagpapaampon umano ng mga re-electionist senators sa partidong hugpong ng pagbabago na binuo ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ang isa sa mga re-electionist candidate na si Senator Bam Aquino na nasa ilalim ng Liberal Party o LP, nagbigay na rin ng pahiwatig sa mga posibleng mabuong bagong samahan bago ang halalan. In the past, hindi po magkakaibigan o hindi po magkakapartido. Ngayon po na po siguro yung panahon na kailangan po talaga tayo magtulungan at magsama-sama rin. Ang bagong matunog na pangalang itinutulak na kandidato ng Magdalo para sa Senado na si Representative Gary Alejano, bukas naman daw sakaling may alok na maging miyembro ng bagong koalisyon. Hindi naman sarado ang grupong na makipag-aliado sa ibang political parties or organizations. Just like before. Hindi pa pinal ang desisyon ng Makabayan Block kung may mga kasapi silang nagbabalak pumasok sa Senado. Ngunit bukas naman daw sila sa pagsali sa mga bagong samahan. Sa October, magpa-filing yung candidacy. Kung merong mang pakikipagtulungan, malinaw naman ang aming mga tindig at dayo. No? Paano kami makipagtulungan sa ibang mga grupo. No? Maraming mga pag-uusap. No? So ayokong pangunahan. Pero magugulat ka kasi hindi ito yung mga traditional na mga pangalan. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sinimula na ng Department of Justice ang re-investigation sa kasong illegal drug trading ni na Peter Lim at Kerwin Espinosa. Kinwestiyon naman ni Lim ang pagbawi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa resolusyon ng unang panel na nag-dismiss sa kaso. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. Iniimbestigahan muli ng Department of Justice ang drug case ng negosyanteng si Peter Lim at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Kahapon, sinimulang repasuhin ng bagong panel ng DOJ ang kaso ng dalawa. Ayon sa abogado ng PNP CIDG, isusumite nila ang salaysay ng ibang testigo bilang karagdagang ebidensya sa kaso. Bukod pa ito sa testimonya ni Marcelo Adorco, ang aide ni Peter Lim,
na nagsiwalat ng umano'y transaksyon ng ilegal na droga sa pagitan ng kanyang amo at ni Espinosa noong 2015. Pero mga abogado na ng Office of the Solicitor General ang hahawak sa kaso para sa PNP. Tiwala ang abogado ng PNP na malakas ang kanilang kaso. Hindi kukunin ito ng OSG if our case is dwindling. Binigyan ng DOJ panel hanggang April 30 ang PNP upang magsumite ng karagdagang ebidensya. Samantala, kinwestiyon naman ng abogado ni Peter Lim ang pagbawi ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa resolusyon ng unang panel. Kakatwaan niya kasi na wala man lang ibinigay na dahilan ang dating kalihim kung bakit binaliktad ang pagkakadismiss sa kaso. There was no reason or ground raised for the decision or the resolution to be vacated. Tiniyak naman ni Acting Secretary Menardo Guevara na aaksyonan ang motion ng negosyante. Una nang dinismiss ng DOJ ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, pero ikinagalit ito ng publiko at napilitan pa si Aguirre na magbitiw sa pwesto. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Isa ang patay at isa ang sugatan matapos pagsasaksakin sa Barangay Damayan, Quezon City kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Patay ang 47 anyos na si Mirna Obongin matapos pagsasaksakin sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa Maycaragay Street, Barangay Damayan, Quezon City kaninang madaling araw. Isinugod naman sa pagamutan ng anak nito na si Raymark matapos masaksak rin sa tagiliran. Ang sospek, si Louie Masangkay na kinakasama ng anak ni Mirna na si Christinel. Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga Obongin, madalas umanong nag-aaway si Louie at Christinel. Wala sa bahay kanina si Christinel dahil stay-in sa trabaho kaya napagbalingan ng sospek ang nanay nito. Harap sabi sila nag-aaway yan. Sabi ko sa misis ko, yung kanyang kago kasi nabubulang matapit bahay kago, paalisin nyo na lang, huwag yung tingin nyo pa. Ay naman kay Christinel, hiniwalayan na niya si Louie. Napakaseloso po, hiniwalayan ko na po siya. Sa ngayon patuloy na pinaghahanap ng Quezon City Police ang sospek na agad tumakas matapos ang insidente. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Chinese President Xi Jinping, also the General Secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chairman of the Central Military Commission, reviewed the Chinese People's Liberation Army or PLA Navy in the South China Sea on Thursday morning. The Navy reviewed the latest of its or the largest of its kind in China since 1949, involved 48 warships, 76 aircraft, and over 10,000 officers and soldiers. The Navy review highlighted unremitting efforts made by the PLA Navy during the past nearly 70 years since it was founded in 1949. Funerals were held on Thursday for the victims of the Algerian military plane crash, which killed more than 250 people on Wednesday. In Algiers, flags were flying at half-mast as passers-by expressed their sympathy for the victims and their families. A total of 257 people were killed in the crash, with witnesses saying they saw a wing catch fire shortly after the plane took off. The plane crash has been confirmed by the Defense Ministry as the worst air disaster in the history of Algeria, killing all on board, including 10 crew members. U.S. President Donald Trump says a decision on action in Syria will be made fairly soon. He told reporters that he and his team were looking very, very seriously at the situation following an alleged chemical attack on the town of Duma. Western powers are thought to be preparing for strikes, but Russia, a Syrian ally, opposes such action. Moscow's UN envoy, Vasily Nabiensha, said he cannot exclude the possibility of a war between Russia and the U.S. We're having a meeting today on Syria. We're having a number of meetings today. We'll see what happens. I mean, we've done a great job with ISIS. We have just absolutely decimated ISIS, but now we have to make some further decisions, so they'll be made fairly soon. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod, mango growers sa Zambales nalulugi na dahil sa peste.
karera ng kalabaw tampok sa Dinamulag Festival sa Zambales. Dandang 1,000 piso na ang nalulugi sa mga mango growers sa Zambales dahil sa pag-atake ng cecid fly. Hindi naman tinatangkilik ng mga mamimili ang mga produktong apektado ng cecid fly. Narito ang ulat ni Alfred Ocampo. Mango grower sa lalawigan ng Zambales dahil sa malaking pagkalugi. Bunsod dito ng muling pag-atake ng cecid fly o kurikong na nagiging sanhi ng pangingitim at pagpangit ng balat ng mangga. Si Mang Aldrin Pangan, na 10 taon ng mango grower, nakaranas ng malaking pagkalugi dahil sa pag-atake ng naturang peste. Nakaraang season, yung ibang kasama ko, mga ano, nagpupuwento sila, may 3 milyon ang nalugi, yung malalaking kontraktor. Ang umaatake sa ating mga mangga ngayon ay ang cecid fly, kung tawagin po natin. Mukhang lamok po ito na napakaliit, na ang yugto po ng buhay ay umaabot lamang ng 10 araw. Mga wholesaler at retailer ng mangga ay nakaranas ng pagkalugi dahil hindi maibenta sa tamang presyo ang kanilang produkto. Binibenta nila ito ng mura dahil hindi maganda ang kalidad ng kanilang naaaning mangga. May ng mga 200,000 po nung nakarang taon. Meron po mga 200,000 po ganyan. Lugi sa pagpipitas. Taang mangga ng 130 piso kada kilo kapag hinog. Subalit kapag ito ay napeste at may kurikong sa balat, ay tinatanggihan ng mga mamimili. Patuloy naman ang pagtuturo ng Department of Agriculture sa mga mango grower ng mga paraan kung paano maiwasan ang pananalasa ng cecid fly. Alfred Ocampo, UNTV News and Rescue, Zambales. Naglabas na ng manifesto ang mga stakeholders sa Boracay na naglalayong ipakita ang kanilang suporta sa rehabilitasyon sa isla. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Nangako ang mga stakeholders sa Boracay Island na nakahanda silang sumunod sa mga alituntunin na ipatutupad ng pamahalaan para sa 6 na buwang rehabilitasyon ng isla. At upang makatiyak na maisakatuparan ito, lumagda sila sa isang manifesto. Nakasaad dito na gagawin nilang volunteers ang kanilang mga tauhan na tutulong sa pag-aayos at paglilinis ng drainage. Tutulong din aniya sila sa pagpapaalis ng mga istruktura na hindi sumusunod sa environmental regulations. Ito lang ay pagpapahayag na tayo ay sama-sama para malutas ang problema sa Boracay. Ire-report din nila ang mga illegal connection at structure sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA at Regulatory Office. Patuloyan nilang imo-monitor kung nasusunod ang kasunduan o manifestong ito at ipaalam sa iba pang public at private stakeholders ang lahat ng pagsisikap na ginagawa ng pamahalaan upang ibalik ang ganda ng isla. Ang gagawin natin talaga dito sa manifesto na ito is call everybody. Nakita nyo, nagkaroon ng movement. Movement in essence sa lahat ng tao, tumulong ka na o ilan ng taong kailangan natin. How many people can help with the drain? How many can even, yung mismo talagang kahit magtanggal ng tubig sa drainage, i-willing nang gawin ng lahat. Umaasa naman ang TIEZA na sa pamamagitan nito ay mas mapapadali ang trabaho ng bawat ahensya ng pamahalaan, lalo na ang pag-aayos sa drainage system ng isla. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Boracay Island. Maya paugto, narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinagdiriwang ngayong araw ng Capiz Government ang 117th anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Capiz. Nasa linya ng telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng ulat. Vincent? Sa International Triathlon Event, sila lamang ini sa mga aktibidades sa isa kagatos sa 17 na anibersaryo sa probinsya ng Capiz na ginasaulod umpisa subong adlaw hasta sa Abril 15. Ginbansagan niya seafood hub sa pungsod, tuyo man sa Capiz government na mapabastog ang sports tourism sa probinsya sa pamaagi sa paghiwat sa ikaduhang International Triathlon Event. Makita man sa Agri-Trade Fair ang sari-sari na produkto sa probinsya
kabahina ang Capri Seychelles. Nagtambo man sa ginhambal ng pagselebrar ang ambassador sa mga pungsod sa Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Papua New Guinea, kag Russia. Sa pinaagi sa kapistahan, tuyo sa Capri's government na makaengganyo pag-iit sa mga turista na magbisita diri sa kag ma-promote ang mga produkto sa ibang na pungsod kapina ang seafood. At muna na yung latest live halin diri sa Capri's. Balik sa imo, Prima. Maraming salamat Vincent Arboleda, nag-uulat mula sa Capri's. Samantala, patuloy ang pagdating ng mga turista sa Davao City sa kabila ng mga banta ng pagsalakay ng New People's Army. Kasabay nito ay ang pagbabalat ng DOT sa mga nais bumisita sa lungsod kaugnay ng mga hindi rehistradong tourist guides and packages. Narito ang ulat ni Diane Ventura. Murag wala maapektuhi ang turismo sa Davao City sa mga hulga sa pagpangatake sa rebelding New People's Army sa Dakbayan. Subay kini sa gibuhat nga pagsunog sa maong grupo sa pipila ka mga heavy equipment sa Barangay Kaliawa, pipila ka simana na ang milabay. Matod pa sa City Tourism Operations Office, padayon ang pag-abot sa mga turista sa Dakbayan. Ang total po is 292,653 last year and 342,077 this year, which is a 16.89% increase in visitor arrivals pa lang based on hotel occupancy. Sa datos sa CTOO, sa una na quarter sa tuig 2018, 16% ang gitaas sa mga turista ngayon nidayo sa Dakbayan. Apil na niini ang mga balikbayan, local o domestic tourist. Dakong bahin sa pagdagsa sa mga turista sa syudad, kaya ang mga miaging aktibidad sama sa triathlon event nga Ironman, Davao Region Athletic Association Meet o apil ang mga regular convention nga gipatigayon sa syudad. Sa laing bahin gipasidaan usab sa Department of Tourism ang mga turista kontra sa mga dili rehistrado nga tour guide ug packages nga nagkatibulaag sa social media. Porke makita mo sa internet sa Facebook na ganoon na mura, magmi-meet up, ganyan. Okay, tinanong mo ba, may business permit ka ba? Oo, or tourism license? Ang mga tour guides may mga IDs yan eh na given by the city and also by the Department of Tourism. Nagpahinumdum ang City Tourism Operations Office nga mas labing maayo og luwas kung sa mga authorized og licensed tour guides makiginabi og dili dayon motuo sa mga barato nga tour packages nga nagkalat sa internet. Mahimo sab nga mobisita sa Department of Tourism official website alang sa mga listahan sa authorized tour operators sa Dakbayan. Diane Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang balita, dumating na ang Japanese destroyer Akizuki dito sa Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City para sa isang goodwill visit. Nasa linya ng telepono si Leslie Widem para sa detalye ng ulat. Magandang tanghali, Leslie. Yes, magandang tanghali, Prima. Pasado alas 8 kaninang umaga nang dumating dito sa Alaba Wharf ang Japanese destroyer ship na JS Akizuki para sa ilang araw na goodwill visit. Ang naturang barko ay may habang 155 meters at may bigat na 1,600 tons at kayang mag-crew sa bilis na 30 knots. Ito rin ay equipped ng isang SJ-60J patrol helicopter, mga baril, missiles at torpedoes. Ito na ang pangalawang pagkakataong bumisita sa bansa ang Japanese Maritime Self-Defense Force na may lulang nasa 200 crew members. Layo ng pagbisita ng JS Akizuki na mapatatagpa ang ugnayan ng Japanese at Philippine Navy. This is part of our building trust and confidence within the region. Because this is really also a chance for them to conduct training for their midshipmen. The same way that we are doing also. It deepens the relationship between Philippines and Japan, especially Navy-to-Navy relations. Kasabay nito ay magkakaroon ng mga serye ng confidence-building activities kasama ang Philippine Navy. Kasama rin sa programa ang Budil Fight. Magtatagal ang naturang barko hanggang Lunes, April 16, 2018. Kasalukuyan ding narito sa Subic Bay Alava Port ang barko ng US at Australia. Yan muna ang balita mula dito sa Olongapo City. Balik sa iyo, Prima. Maraming salamat, Leslie Widem, nag-uulat mula sa Olongapo City. At yan ang ating mga balitang from the ako, si Prima Salonga Gloria. Magandang tanghali.
Bumida ang mga kalabaw sa isang karera bilang bahagi ng Dinamulag Festival sa probinsya ng Zambales. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Pahinga muna sa pagsasaka ang mga kalabaw sa iba Zambales. Ito ay upang makasali sila sa inaabangang karera ng mga kalabaw. Ang sistema sa karera, kinakailangang hakutin ng mga kalabaw at ng kanilang mga hinete ang mga naka-crate na mangga hanggang makarating sa finish line. Ang mga kalahok, kanya-kanyang diskarte para maunahan ang katukali. Gaya na lang ni Kuya at ng kanyang kalabaw, kahit wala na sa racetrack, tuloy pa rin ang laban. Si Kuya naman, kahit ilang hatak na kay kalabaw, ayaw pa rin paawat. Sa 10 kalahok na sumali sa karera, itinanghal muling kampiyon si Mang Ramon Lagwatan at ang kanyang kalabaw. Ayon kay Mang Ramon, puspusan ang kanilang ginagawang paghahanda upang muling makamit ang kampiyonato. Siyempre, kondisyon mo yung kalabaw. Sa gano'n sa pagkain niya, paligo. Dahil nagwagi, nakatanggap ng 5,000 piso si Mang Ramon na ayon sa kanya ay gagamitin niya sa kanilang sakahan. Di gaya ng ibang karera ng kalabaw sa ibang probinsya, hindi pinahihintulutan ng mga organizer ang malakas na paghataw sa mga kalabaw. Ang patimpalaki bahagi ng pagdiriwang ng Dinamulag Festival sa Bataan na ang ibig sabihin ay karabaw. Tampok rin sa pagdiriwa ang mga matatamis na mangga na ipinagmamalaki ng Zambales. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!